Hello mga guys, idol, what's up? Good morning, good afternoon, good evening kung saan ka man sa sulok ng mundo. Once again, this is GI Vlog Sea Life. So for today's videos mga guys, no, samahan niyo po ako. Kami po ay papasyal or bibisita sa Copenhagen, the capital city of Denmark, no. So i-share ko po sa inyo ang karanasan ko sa pagpasyal na ito. So abangan nyo po guys, samahan nyo po ako sa vlog na ito. Let's go guys! What's up mga guys, no? Today's videos mga guys, no? Hindi po kami maliligo ng beach mga guys, no? Kami po ay papasyal ng Copenhagen, Denmark. Ayan po, may baon po kami guys. Hindi po beach ang puntahan namin. So ayan si partner, ano, naghahanda na po siya ng kutsara. Nagbaon na po kami guys kasi medyo mahal po ang ano doon. Pricey po yung mga bilihin doon na mapagkain. So ayan, hinihanda na po namin yung mapagkain namin guys na babaonin namin. No? So ayan guys, ready na po yan. Ayan, titingnan na kung ano ang laman ng kahon. Ang kahon, ang laman ay manok na adobo. Yan po ang baunin namin guys, no. So, sabayan nyo po kami guys. Samahan nyo kami sa aming pagpasyal. So, ayan guys, no. Papunta na po kami ng pupa kasi yung gangway po namin nasa pupa po. So, ayan na. Pababa na po kami maya. Nandoon kasi yung gangway ng shipyard. So, doon kami dadaan guys. Mas mainan doon. Hindi siya ganong mataas dito. Kasi sa gangway namin napakataas guys. At saka hinangir muna namin, hindi mo napitaran kawa ng malakas po yung hangin. So ayan mga idol, bumaba na po kami sa gangway ng ano, ng shipyard kasi nandun sa baba yung ano namin, yung van na sasakyan. So ayan, dandahan lang po kayo, baka kayo madapa mga ka-idol, no. So ayan guys, no, dandahan po kayo bumaba dyan at nandyan po yung van na sasakyan namin sa baba. Maganda po ang panahon. So ayan mga idol, mga guys, no, papunta na kami sa aming sasakyan. At yan mga idol ay yung kulay blue na van, yan yung service namin. Ito mga pala idol, si Chipmate, yan yung kumakaway na yan, yan po magdadrive sa amin. Oh. Mabait po yan mga idol, kaway-kaway dyan Chip, ayusin mo lang pag drive na makarating tayo ng maayos. Yan, pumunta na po siya mga idol sa driver set at inaayos na ang mga gamit. Yan mga idol. So ito palang portion na ito mga idol, nasa kalagitnaan na po kami ng tulay. Mabilis na po yung takbo ng sasakyan at yan ay heading to Copenhagen na po. Ayan po, yan na po yung tulay na mahaba na nagkonekta ng Odense at saka din Copenhagen, no, sa city, sa kapital. Ayan mga idol, mabilis ang yan, matulin, ano? Yan. So yan mga idol, kukuha na tayo ng toll gate, ba dito na kami sa kabilang side ng Copenhagen. Ayan na po, kukuha na po ng toll gate at yan ay tuloy-tuloy na po. Maya-maya lang po darating na po kami dyan. Yan po. So mga guys, solve na, no? Solve. Solve na panood to sa mga turista ba? Uy, budget sa restaurant, aray lang tayo ditira. So since wala tayong budget, dito lang tayo guys, no? So solve na yung tanghalian namin bago kami gagala. Yan, mga guys. Itong manok na to guys, pag binili mo to sa ano, sa diyan sa restaurant, baka isang dandol dyan to, hindi namin kaya. Kaya dito lang kami. Dito guys, ano, umpisa na tayong mag-explore, no? So, dyan pala yung parking area, dyan din kami ang meeting place, may pagbalik mga guys. So, dito mga guys, napapansin ko napakaraming bisikleta sa mga estrada. Ito pala yung ginagamit nila guys, habang sila, ito yung mode of transport sa mga mamasyal, no? So, maganda, kaya hindi mausok yung ano nila guys, city. So, napaganda po pag ganito po yung ano. Ito pala guys, no? So tinapon muna na yung pinagkainan namin sa garbage, may basurahan dito. Tapon muna natin yan guys para maganda guys ang mga guys, no, may 7-Eleven din dito, no. Ayan, no? May 7-Eleven. Akala ko yung 7-Eleven mga guys sa Pilipinas lang, dito rin pala sa Denmark, no. So guys, ito yung mga price ng ano, ng mga sandwich sila. Medyo mahal talaga guys, no. So mabuti na lang nagbaon kami guys. So price talaga dito guys. Kailangan maging marunong ka rin guys kasi mahal talaga dito ang pagkain. May naano tayo, may nakilala tayo mga Pinoy din sa cruise ship sila. So nagtanong tayo guys kung saan yung ano, yung money changer, no. So tinuro naman tayo ng mga kabayan natin. So kapalit ka? Oh.
Money changer, oh. Palitan ko yung sarili ko. 1,000 euro. Yay, 1,000 euro. So ayan na mga guys, no, kung ipilan yung mga kabayan na kasamahan natin para kapalit sila ng pera. Ito guys, biking souvenirs. Dito, babalikan po natin yung mga, bibili pa ng mga souvenirs. So guys, may parada po dito, no, sumerte po kami dahil kung pinahating festival. So guys, ito yung mga ano, no, mga kababayan natin, nakita natin dito, no, sa mga taga passenger. So tinanong lang natin sila guys kung okay lang ba na partial sa ating video. So okay naman daw. So masaya din kami na meet namin sila. So dito kayo, no, na street musician dito, no, reform siya, no. Cause I know I just can't stay. So diri dito guys, manindigay po ng ano. Mga ita, mga ayo. Oh. Ika na kayo, mga ayo ko, video ito ba? Oh. Sige. Oh, thank you. This is free? Oh, come on, thank you. Oh, oh boss. Sige. Oh. Sige, pag ano, hingi kayo doon, sir. Okay, guys, so, hingi ng tubig, no? Hello, what's up? Mau din nilang lahat. Ito yung pinamigay lang guys, no, prime juice. Nang juice pala ito guys, no. So ito yan. So guys, no, papasok tayo sa footlocker. Baka may magustuhan tayo ng shoes guys. So ito pala yung mga sapatos nila, no. Itingin tayo, pero mahal sila ito. Ito mga guys, no, habang nag-iikot tayo dito sa Copenhagen, sentro ng Copenhagen, nakita ko natin yung Guinness World Records Museum. Siyempre, ano ba naman guys, maraming pumapasok. Papasok din tayo guys, makikisyoso tayo kung anong meron dyan. Ayun, may matangkad na tao guys, no. So yan siguro yung pinagkaguluhan dyan. So, picture. Yan guys, matangkad siguro yan yung pinagmatangkad sa buong mundo sa latest na record ng Guinness, no. So mayroon din siyang katabi guys na malaking tao, ayan, no, kasama din guys. Pero sa pagkakaalam nyo guys, pag pumasok ka pala dun, kaalam namin pag pumasok ka dun sa loob, may bayad na yun guys, may ticket, no, na 50 crowns. So medyo may kamahalan. So dito na tayo sa labas guys, siyempre. Ayan guys, no, dahil tayo na uuhaw at ilabas na natin ang baon na serbisa guys, no. So hindi po namin binili yan guys, dala po namin, no. Sa totoo lang, dahil napakamahal po ng inumin dyan, no. So, isa-isa lang naman yan, guys, no. So, habang nanonood tayo sa mga tanawin dyan na tayo ay hindi naman bawal, so pwede namang uminom. So, inom-inom din tayo, guys, no. Yan lang yung ano natin, legal. Libang ano, napakasarap po ng tanawin dito, guys. At yung klima, no. Ayan, ayan guys, no. Yan yung pinayan, yung sinasabi ko sa inyong kanal, guys. May mga basura din siya, pero malinaw yung tubig. At sapat, ano sa guys, isa pa, napakaraming kalapati nila, no. Hindi mailap yung kalapati dito, lumalapit sa tao. Ayan guys, no. Ganda ng tanawin diyan guys, no. Yan. Diyan ayun yung ano, yung isang boat, no. Yung isang boat na ano, yung boat na magkakarga ng passenger, no? Tapos ang way nila papunta doon, guys. Ayan na guys, oh. Ayan guys. Paalis na rin niya yan. Kadadating lang guys, no. Kadadaong lang niya nagdala ng pasahero. Hanggang doon yan guys, sa dulo. Napakaraming tao. At saka ang restaurant sa gilid, no. Chill lang kami guys, no. Marami pa kami pupuntahan guys. Iikutin pa namin yung buong city. So sana marami pa kami mapasyalan ng mga magagandang tanawin, no. Guys, ayan lang guys. So ayan guys, so natapos na tayo nagpa-picture doon sa malaking tao at matangkad na tao. So lumipat naman tayo ng pwesto guys, dito naman kami sa may
nagtimbre sa amin na mayroon rito yung kanal, Copenhagen na may ano. So ayan guys, nakita natin yung mga maraming bike. Yan talaga yung mode of transport dito sa Copenhagen. Yan yung ano guys, no? Kaya maganda yung ano nila, walang usok. Kasi bisikleta yung mode transport na mga mamamasyal. Pwede ka rin mag-rent yan guys siguro kasi napakadami naman, o mayroong mga ano, pwedeng hulugan yan. Picture muna yung mga pugi dyan mga guys. So yung unahan na yun guys, no? Yan yung ano, yan yung kanal, no? Yan yung pinaka main tourist talaga nila, no? Destination, no? So at saka sa mga gilid niyan guys, may mga restaurant, may mga inuman, restaurant. Napakadaming tao po ngayon guys, gawa ng mainit nga pero malamig yung klima. Ayan yung ticket booth guys, dyan kayo kukuha ng ticket. At hindi ko alam kung ano yung ruta, anong papasyalan dyan, basta sasakay ka. Ang sabi nila mga 1 hour daw something yung ano boat, parang ipapasyal ka, no? So bali ano ka na lang siya guys, ilog. Malinaw yung tubig pero may mga basura din dyan guys, mga basura. So ayan, daming tao guys, no? Lalo na doon sa may bandang doon, maya-maya lang dami ng tao dyan guys. Ayan yung ano guys, yung ano nila, yung pinaka-sentro. Ayan, no? Buy your ticket here, no? So, magro-rise kayo ng boat dyan. Ayan guys, so yan yung kanal na yan, no? So maganda naman, no? Itong bandang sa left side, yan yung mga restaurant guy, na mga bahay-bahay ng mga restaurant. Sabi nung isang kababayan natin na na-meet natin dito, no, pinapasyalan daw ng mga artista sa atin yan. So we're so lucky guys, nakapasyal tayo dito ng libre, no? Kasi nagkakataon lang na nandito tayo, no, sa shipyard. So sinamantala na rin natin guys, no? So thank you sa sponsor, no? Hindi ko na i-mention guys, no? Salamat na pinapasyal mo kami dito. So ayan guys, enjoy na enjoy po kami dito, no? Masarap paglakad-lakad guys, gawa ng malamig siya pero mainit yung araw. Ayan guys, so napakasaya po pasyalan, no? Maraming tao. So ayan na guys, no, dumating na yung parang ferry. Yan yung ano, yung sasakyan ng mga turista. So ito, dito siya dadaong, tapos dyan kayo bibili ng ticket. So ayan na, hindi rin pala puno guys, siguro mahal siguro ang bayad niyan. So dito pala mga idol, no, yung side na ito din, yung katabi ng mga restaurant. Marami din silang sailboat na ginagawa po nilang ano, no, parang tourist attraction. So mga dumaan na po na sailboat yan, yung iba dyan ginawa pong ano, restaurant sa loob. Tapos siguro sa gabi marami mga tao dyan. Sa ngayon mga guys, wala pa po silang, walang tao dyan, no. So hanggang dun po yan sa dulo, yung mga sailboat na yan, no. So ginagawa din lang tourist attraction yung mga sailboat na mga luma, no. Ginagawa na lang ng restaurant. So napakaganda po tingnan guys. So kasama po yan dyan sa Copenhagen Canal tourist, no. Yan po guys, no. So maganda po talaga ang tanawin. Yung gilid niyan po guys ay mga restaurant, no. Para makaraming tao po ngayon dyan. Ayan guys, no. So mga guys, no, may nabisitin tayo na church, na lumang church, no. Ang tawag dito po sa Copenhagen ay Marble Church. Marble Church. So may nagtip lang sa atin guys na isa din to sa mga tourist spot, no. So pinasok po natin guys, libre po, wala pong bayad. So we are luckily na kapasok tayo kasi mga ilang minuto lang po magbubuka, magsasarado na po yan kasi mag-aalas 5 na po ng hapon. So 5 PM po ang close niyan. So pinalad po tayo na makapasok at papakita ko po sa inyo kung anong mayroon sa loob. Ayan po mga guys, at papasok na po ako. Pasok na po kami, ito yung may nakasulat dito. At yan po guys, ano, tahimik po dyan sa loob. May mga pumapasok din po. Yan po yung loob ng Marble Church dito po sa Copenhagen. Ayan po yung loob niya guys. Parang literal talaga siyang simbahan, kagaya sa atin, ano, yung mga upuan. Tapos napakaganda po yung ceiling niya, mataas. Tapos yung lumang-luma yung mga ano guys, yung mga painting doon sa taas, no. So nagdasal din po tayo dito ng konti. Nagpasalamat tayo kay Lord na nakapasyal tayo dito ng libre, ano, na walang ano, walang problema. So ayan guys, ipakita ko sa inyo. Ayan po guys ang ano natin, ang loob ng Marble Church. Sikat po yan dito sa Copenhagen, no. So ayan guys, no, ganda ng ano nila. So ayan guys, thanks for watching. Abangan nyo po, may part 2 po tong
vlog na to, abangan nyo lang po. Marami pong salamat sa inyo lahat.